bagong benepisyong ipatutupad ngayong taon para sa mga Pilipinong nangangailangan nito? Alamin natin. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin notification bell para updated ka sa aking mga videos. Magandang araw po sa lahat ng Pilipino sa buong bansa. Magpapatupad ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, ng Expanded Outpatient Hemodialysis Sessions. Coverage nito, particular ang pagtataas, sa bilang na 156 sessions mula sa kasalukuyang 90 sessions para sa member contributors nito na nasa kategorya bilang outpatient. Pahayag ni PhilHealth Acting President Emmanuel Ledesma Jr., good news po ito sa ating dialysis patient dahil ngayong taon ay nakatakdang itaas ng PhilHealth ang bilang ng covered outpatient hemodialysis sessions. Mula 90 sessions ay magiging 156 na po ang covered. Paliwanag pa ng PhilHealth President, ibinasi po natin ang increase na ito sa standards ng adequate dialysis na nangangailangan ng 3 4-hour sessions kada linggo sa chronic kidney disease, CKD, stage 5 patients. Kaya naman sa pamamagitan ng increase na ito, masusuportahan na po natin ang buong 3 sessions kada linggo sa loob ng isang buong taon. Ayon kay Ledesma, ang pagtataas na ito sa number of sessions para sa outpatients na sumasailalim sa hemodialysis ay bahagi ng bago at expanded benefits schedule na ipatutupad ng kanilang ahensya ngayong taon. Dagdag pa niya, naka-schedule din po ngayong taon ang rollout ng mga bagong benepisyong tulad ng Outpatient Mental Health Package at Outpatient Benefit Package para sa Severe Acute Malnutrition para sa mga batang edad 5 taon pababa. Bukod dito, nais ding ipabatid ni Ledesma na bukod sa dialysis, magiging kasama rin sa PhilHealth coverage ang renal replacement therapies. Pahayag pa ni Ledesma, PhilHealth is providing 270,000 in financial support to patients who are on peritoneal dialysis or what we call PDFERS. Samantala, nakatuon din ang state health insurer sa pagpapabuti ng ilang inpatient case rates, kabilang narito ang para sa moderate at high-risk pneumonia at acute ischemic, gayon din ang hemorrhagic stroke. Ano po ang reaction nyo dito? I-comment nyo lang po sa comment box. Malaking tulong po ito para sa mga hirap na nagpapadialysis. Hanggang dito na lamang po. Please subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga videos.